Hello mga kababayan! So guys, napatunayan natin na talagang walang maidudulot na maganda ang pagsali-sali sa frat na yan. Kasi katunayan nga, merong latest victim, no, si John Matthew Salilig na isang engineering student sa Adamson University. So actually, member na talaga siya niyan ng ano na yan, Tau Gamma P na frat na yan. So, parang ano lang siya, lilipat lang siya ng parang masasabi kong parang branch, gano'n, no? Kasi hindi ko alam yung term, kasi hindi man ako sali sa frat. O hindi man ako, kasi panlalaki yung frat, o sabihin na natin sorority, na which is yun ang pambabaing term, no? Equivalent sa frat. Eh, parang lilipat lang siya. I-welcome lang siya, kaya nga ang tinawag ay welcoming rights. So, ngayon, the province na ano yan, Tau Gamma P, eh, lilipat siya sa Adamson University. So, kumbaga man, dito daw sa Adamson University, para mag-i-start back to zero. So, ngayon, nakita natin na kahit na may anti-hazing law, eh sige pa rin tong mga to. Walang takot sa batas. So guys, ang ano ba kinamatay ni John Matthew Salilig? Siya ay namatay sa blunt force trauma. So ano ba yun? Ito ay injuries resulting from an impact with a dull firm surface or object. So ibig sabihin, ito ay yung matinding force, kumbaga man, galing sa isang, hindi naman ano eh, yung matulis, ganon. Yung dull surface pero firm, ibig sabihin, kagaya nga ng mga paddle, di ba? So, ibig sabihin na yung matinding puwersa. Tapos, yun ay paulit-ulit. Tapos, alam nyo kung anong kinamatay niya, ha? Guys, yung ano, talagang nag-suffer daw yung kanyang, ano, lower extremities, no? Dito nga sa, ano, blunt force trauma. Ano naman yung lower extremities? Guys, nag-suffer talaga, yung tinira talaga kasi, yung legs, no, yung bukong-bukong, tapos yung ano, paa, yung foot. So, kumbaga man, pababa dito sa may, ano, magmula sa ating mga hita, pababa, ayun, talagang yun ang nabugbog. So, ibig sabihin, hindi kailangan na taas mo lang tamaan para ka mamatay. Kahit sabihin mong paa pala yan, pero kung ito naman ay talagang ano, yung makakaranas ng matinding ano, yung mga ano, paghampas, pagbugbog, no? Ikamamatay rin pala natin yun. Kahit sabihin mong sa paa lang o sa legs, diba? Doon nga yung siguro itong mga to, baka nagkakatuwaan sa kwentuhan o ano, kasi nga daw, bumili pa ng alak. So, hindi nga nila namalay na ang dami na nilang naibigay na ano, palo dito sa kay John Matthew. Diba? So, guys, parang hindi nakapatiran to. At dito natin mapapatunayan, no, na itong mga to, na mga dapat sana kap-fratmen niya, no, ay mga bata pa pero walang hiya na. Alam nyo, guys, ba't ito nasabing walang hiya, ah? Paano pa kung tatanda itong mga ano na to, mga fratmen na to? Eh, mas lalong lalalim ang kawalang hiya ng mga to. Paano ko nasabi na sila ay walang hiya? Alam nyo guys, kaya ako nasabing walang hiya. Kasi biruin nyo, tinago pa nila yung kanilang nagawang krimen sa pamamagitan ng pagbaon sa kanya sa may Cavite nung bangkay niya. Kasi binalak pa nga daw sunugin. Biruin nyo guys, para mailigtas lang yung kanilang sariling mga buhay, no? Na ayaw nilang madamay, ayaw nilang makulong, ayaw nilang panagutan tong ginawa nila kay John Matthew. Biruin nyo, imbis na isugod sa ospital at baka naagapan pa, di ba? Ang ginawa nila, nilibing na lang talaga nila at gusto nilang makonsil o maitago yung kanilang krimen. So guys, dito sinasabi ko na talagang iba na ang ano natin ngayon, mga kabataan. At dapat talaga alam nila na masama ang mga hazing-hazing na yan. Kasi meron na nga tayong anti-hazing law. Kasi dami nang namatay dyan.
So masasabi ko lang guys, no? Kasi may mga pinaghahanap pang miyembro to, no? Kasi yung na-inquest, anim sa mga ka-fratmen niya. Tapos yung isa, yung tatay nung ano, may-ari ng SUV na ayaw ibigay yung SUV sa mga kapulisan. Kumbaga, ang alam ko, kakasuhan siya ng obstruction of justice. So guys, ang may tutulong siguro natin kay John Matthew Salilig ay kung halimbawa maipalabas yung iba pang, ang alam ko may nahabol pang 10 miyembro. So makipagtulungan tayo kung kilala natin sila, kahit na ipalihim, isumbong natin sila, mabigyan katarungan lang to si John Matthew Salilig. At sabihan natin ang ating mga pamilya na huwag sumali sa mga ganito dahil walang magandang maidudulot to sa buhay nila. Bagkos kapahamakan pa. O ayun lang guys ha, and dito na lang ako and blessings! Sorry guys. Blessings! Blessings everyone! Bye!